Good day, guys! So for today's video, mag-unbox ulit tayo ng isang Lazada product. Ito yung smartwatch. So sa halagang 1,254, meron na tayong smartwatch. So tingnan na lang natin kung worth it yung price niya. Ito, guys, yung package niya. Nakabalot lang siya sa envelope. Buksan na natin. Ito, guys, tingnan mo. May card pa silang binigay para sa akin, Merry Christmas. So thank you sa sa eSeed or kaya sa Lazada na nagbigay nito. May greeting card pa siyang Ay, hindi pala sa akin 'to. Ano lang 'to, parang card para in case na i-gift mo siya, meron na siyang card. Akala ko from Lazada. Paano mo sabi? So basically ito yung package niya. White box. Decent naman yung ano niya, yung box niya. Pag bubuksan mo yung box ng iPhone, same texture and same material. Bubuksan na natin, guys. Uy. Yan, guys, ha. Bagong bukas lang. Ano ba ito? Yung body niya, separate. Ito yung body niya, guys. Mukhang maganda naman siya. Black yung ano niya, yung body niya. Oh, tingnan natin yung strap niya. Yan. So meron siyang kasamang charging cable. Hindi siya USB type C or micro USB, hindi siya ganoon. Meron siyang special pin ito. Almost mga 1 foot yung length niya. And so, yan. Ito yung kanyang strap. And then meron tayong manual. So, pwede siya sa iPhone tsaka sa Android. Manual. Hindi na natin babasahin, medyo boring 'to. Yan, diyan na yan. I-assemble na natin, guys. So, pinindot ko lang, gumana. So, galing siya straight from box. Nung pinindot ko, gumana na agad siya. A few moments later. Yan. So, yan, guys, na-assemble ko na. Gumagana na rin siya. Tagal natin ng cover, guys. Ito na siya, guys. Ito na siya, guys. Yan. Basically, decent naman yung pagkakagawa niya. Maganda. Unang tingin ko pa lang sa kanya, worth it na yung binayad ko sa kanya. Yung display niya, malinaw naman. Hindi totoo yan. First impression ko sa kanya, okay siya. Subukan natin i-try. Yan. Ito. Smartwatch. Yan. Subukan natin yung yung sensor niya, kung madedetect niya kung titinan ko siya. Kumana na nga. So, kailangan ko pa siyang i-set, guys. Yung date. Yung specs niya pala, ipa-flash ko na lang sa screen para hindi na natin kalikot ito ng masyado. So, yung overall rating ko sa kanya, kung first impression ko sa kanya, bibigyan ko naman siya ng 4.9. 5 sana, kaso hindi ko pa siya na-review. Yung first impression ko lang sa kanya, 4.9 na siya. Out of 5. Sa halagang 1,254, meron na tayong smartwatch. Kasi kung i-compare natin siya sa mga lumalabas na smartwatch ngayon, tulad ng sa Apple, o kaya yung Gear S ng Android, kung medyo conscious ka sa budget mo, pwedeng-pwede na rin siya alternative. Kung hindi naman siya mukhang mumurahin, functional siya. So, hindi na kayo lugi. So, ito, guys.
May comment down below kayo sa ating comment kung meron kayong additional info or gustong malaman sa review ngayong araw. Hanggang dito na lang guys, mag-upload ulit ako ng video na review ko sa kanya after 2 or 3 weeks. Tingnan natin kung gagamitin ko muna siya. Diba, hindi naman mukhang mumurahin. Maganda yung material niya.